Panginoon, salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Binigyan mo kami ng panibagong araw upang purihin ka. Salamat sa pagmahal at paggabay mo sa amin, lalo na sa panahon ng pandemya. Pagpalain mo kami ng kaalaman sa aming talakayan. Tulungan mo kaming maunawaan ang lahat ng aralin sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan mo, Panginoon. Amen. Magandang araw sa inyo, mga bata. Narito pa ang lahat upang matunghayan ang ating talakayan? Ako nga pala, si Ginang Gretchen Lorico, ang inyong magiging guro sa asignatura ng Filipino. Handa na ba kayo sa talakayan? Tara na! Bago tayo tuloy ang dumako sa ating talakayan, tayo muna ay magbalik-aral batay sa ating mga natalakay noong nakaraang linggo. Okay, so ano ang maikling kwento? Sige nga, magbigay ka nga sa akin ng pahayag, Alan. Napakagaling! So maganda ang iyong mga kasagutan. Ayon kay Edgar Allan Poe na tinaguri ang ama ng maikling kwento, ito ay isang maikling sining ng anyong panitikan na naglalaman ng isang maikling salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Ngayon naman, tayo ay dumako sa iba't ibang elemento ng kwento. Inyo bang natatandaan ang ating mga tinalakay tungkol sa elemento ng kwento? Sige nga, magbigay kayo sa akin ng iba't ibang uri ng elemento ng kwento. Tama ang inyong mga kasagutan. Tauhan, tagpuan, saglit na kasiglahan, suliranin, kasukdulan, at wakas. Isa-isahin natin ang mga layunin sa ating talakayan. Una, natutukoy at naipapaliwanag ang mahalagang kaisipan sa binasang akda. Pangalawa, nahihinuha ang kinalabasan ng mga pangyayari batay sa aktang napakinggan. Pangatlo, na ibabahagi ang sariling pananaw at saloobin sa pagiging karapat-dapat ng paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabula. Ngayon naman, tayo ay dadako na sa ating talakayan na pinamagatang responsibilidad, pagsubok ng bawat tao. Nakikita nyo ba ang mga larawang ito? Sige nga, magbigay kayo ng idea o opinion tungkol sa inyong nakita. Tama ang iyong kasagutan. Ito ay larawan ng isang buong pamilya na maaaring may iba't ibang responsibilidad na nakaatang sa kanila. Sino ang nakikita nyo sa mga larawan na ito? Ito ba ay sumisimbolo sa isang? Sige nga. Tama ang iyong mga kasagutan. Sa isang mabuting ama. Isang responsibilidad ng isang mabuting ama ang magbigay at magkaroon ng isang masayang pamilya. Ngayon naman, ano ang nakikita nyo sa larawan? Sige nga, magbigay kayo ng mga idea. Tama ang iyong kasagutan. Ito ay larawan ng isang mabuting ina. Sa inyong palagay, ano kaya ang sumisimbolo o responsibilidad ng isang ina? Magaling ang iyong kasagutan. Sumisimbolo ang isang mabuting ina sa pagiging mapag-aruga, mapagmahal at responsibilidad na magulang. Makikita nyo ang dalawang magkapatid na ito. Magbigay nga kayo ng idea kung ano ang kanilang ginagawa. Sige nga. Tama ang iyong mga kasagutan. Sila ay tumutupad sa mga tungkulin na kung saan ay binigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Kung ikaw ba, halimbawa, ang katulad nila, masaya ka rin ba habang ginagawa mo ang mga tungkulin na ito? Sige nga, magbigay ka nga sa akin ng mga halimbawa o isang pangungusap na mararamdaman mo habang gumagawa ka ng isang responsibilidad na ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang. Ngayon naman,
tayo ay dadako sa paghahawa ng mga sagabal na ito ay inyong matutunghayan sa ating tatalakaying kwento. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang nagsumikap? Tama! Nagtiyaga! Ipinaghele? Tama! Dinamayan! Sinturon? Magaling! Gamit sa bewang upang pumigil sa maluwag na bagay. Kaserola? Tama! Isang bagay na pinaglulutuan ng pagkain. Ipinaghatid? Ano ang ibig sabihin? Tama! Dinalhan ng pagkain. Ngayon naman, narito na tayo sa ating paksa. Responsibilidad, pagsubok ng bawat tao. Pakinggan ninyong maigi ang isang salisay ng pabula tungkol sa lalapin di gawai kung bakit maliit ang bewang ng putati. Kung bakit maliit ang bewang ng putati. Pabula ng Maranao batay sa pananaliksik ni Dr. Nagsura Madal. Si lalapin di gawai ay isang putati. Isang masipag na magsasaka. May dalawa siyang asawa. Si Naodang, isang hipon, at si Orak na isang itlog. Tulad ng ibang Maranao, hindi lamang siya masipag na magsasaka, kundi isang tapat na asawa. Nagsusumikap siyang magtrabaho upang mapakain ang dalawa niyang asawa. Isang araw, nagwika siya sa mga asawa nila na dalhan siya ng pananghalian sa bukid. Nang sa ganon, ay hindi na masayang ang kanyang oras sa pag-uwi. Nagkasundo at nagpasya ang dalawa niyang asawa na mula noon ay dadalhan siya ng pagkain sa bukid. Pagkaraan ng maraming araw at buwan, nang paghahatid ng pagkain, nagsawa ang asawa ni lalapin di gawai. Sa daan, papuntang bukit, naggalit si Odang at tumangging magdala ng pagkain. Si Orak ay ayaw ring maghatid ng pagkain. Naggalit si Odang na isang hipon at nagsimula itong magdadamba hanggang ito'y mahulog sa kaserola at naging pula ang balat. Naawa si Orak kay Odang dahil ito ay naluto, kaya't ipinaghele niya ito. Sa di sinasadya, tumama ang bunganga ng kaserola at ito'y naluto rin. Samantala, si lalapin di gawai ay nagutom sa kahihintay sa kanyang dalawang asawa. Pagkaraan ng ilang oras ng paghihintay, nagpasya siyang lumakad pauwi. Sa daan, nakita niya ang gutom na si lalapin di gawai. Basag na kaserola at ang asawa niyang naluto. Galit siya sa mga asawang tamad at sa kaparusahang tinanggap ng ito. Nagutom siya, kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon, ang bewang ni lalapin di gawai ay lumiit ng lumiit. Dahil batid niyang wala nang mga asawang magluluto para sa kanya. Batay sa inyong napanood, ano ang pabula? Tama ang iyong mga kasagutan. Ang pabula ay tungkol sa isang kwento na kung saan ang mga tauhan o gumaganap ay ang mga hayop. Ngayon naman, ano ang mga aral na napulot mo batay sa kwento? Sige nga, magbigay ng pahayag. Napakagaling ng iyong mga pahayag. Batay naman sa kwento, ano ang katangian taglay ni lalapin di gawai? Sige nga. Ha? Ano nga ulit iyon? Magbigay nga kayo ng pahayag. Tama, si lalapin di gawai ay isang tapat, masipag at mapag-arugang asawa. At bakit naman pinagsumikapan ni lalapin di gawai ang pagsasaka sa malayong bukirin? Magbigay ka nga ng pahayag.
Tama ang iyong kasagutan, sapagkat nais niyang bigyan na maganda at pasaganang buhay ang kanyang mga asawa. Ngayon naman, ano ang kasawiang palad na dinanas ni Odak at Orang? Magbigay ka nga ng pahayag? Tama! Sila ay parehong naluto. Bakit kaya? Sapagkat parehas na hindi nila ginusto ang mga bagay na iniatang sa kanila. Ngayon naman, bilang isang bahagi ng ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang gawain kung saan ipapakita ninyo o may sasabuhay ninyo batay sa mga pangyayaring inyong napanood. Kumuha ng isang malinis na papel, gumuhit ng isang larawan na naglalahad ng mga pangyayari kapag hindi mo nasunod ang mga responsibilidad na iniatang sa iyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para magawa ang mga aralin na iyan. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Pagkamalikhain, 5%. Kaugnayan, 5%. Na may kabuuang 10%. Tapos na ba kayo sa inyong mga gawain? Handa na ba kayo sa maikling pagsusulit? Narito ang panuto. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Titik lamang ang isasagot. Sa letrang A, Odak at Orang. Sa letrang B, Lalapindigawai. Sa letrang K, Itlog. Sa letrang D, Hipon. At sa letrang E, Magsasaka. Sa letrang F, Talong. At sa letrang G, Tubero. Handa na bang lahat? Handa na ba? Sa bilang isa, sino ang asawa ni Lalapindigawai? Sa bilang dalawa, nagsasaka siya sa malayong bukirin. Sa bilang tatlo, hanap buhay ni Lalapindigawai. Sa bilang apat, si Odang ay isang at sa bilang panglima, ginagampanan naman ni Orang ang pagiging isang tapos na ba ang lahat? Ngayon naman, tapos na kayo sa inyong pagsusulit. Maaari bang ibigay na sa akin ang mga papel? Dadako na tayo sa isang takdang aralin. Narito ang panuto. Bumuo ng isang tula na nagbibigay ng magandang bunga na idinudulot ng pagiging isang masunurin at mabuting mag-aaral. Pamantayan sa pagmamarka, nilalaman, 5 puntos. Pagiging malikhain, 5 puntos. Pagkakaayos ng mga pangusap, 5 puntos. At mayroong kabuuang 15 puntos. Paalam!